Mrs. Pauline. Ngayon guys, kain tayo ng almusal, tapsilog, tapa, and of course, with langgonisa guys, kain tayo. Hi guys, welcome back to my channel. This is Pauline. Today it's Friday guys, it's January 27 guys. So, as usual, dating gawin, ang galing ako sa Filipino store ngayon, mag-grocery haul ako guys. Ang ingay ni Ming Ming. Ming Ming, come! So, ito yung mga pinamili ko sa Batha, sa Pinoy supermarket guys. Pero bagong lahat, ipakikita ko sa inyo si Ming Ming ko. Na-miss ko to eh. Ming Ming, come, 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 come. Hello guys! Hello guys! Ayan si Ming Ming ko. Ayan. Mabait yan guys. Ming Ming! Hi guys! Ayan. Baba na natin. Makukulitan yan. So, ito na nga. Papakita ko sa inyo yung aking mga napamili. Bagong lahat, bumili ako ng sa Blue Ribbon. Kasi sa Pilipinas, it's red ribbon. Dito, sa Riyadh, it's blue ribbon, guys. Bumili ako ng, alam niyo ito, tinapay na. Diba putok to? Pero masarap, bagong bake, bagong luto siya. So, ayan. Bumili ako. Tapos, bumili din ako ng cake, guys. Cake ba to? Muffins. Chocolate marble. Blue ribbon cake, chocolate marble. Bulag eh, pasensya na. So, yan, nabili ko. So, aside from that, bumili din ako, guys, ng strawberry. So, tatlo nito, guys. Tatlo. Siyempre, para sa aking kalusugan. Ayan siya, tatlong strawberry. 4 real each, guys. So, ayan na siya. Tapos, bumili ako ng toge. 375 real, guys. Toge. Tapos, bumili din ako ng eggplant. Mag-ano ako, guys. Totortang talong. Of course, with egg, diba? Meron din ako biniling egg. So, this is 231, guys. Real. Guys, siguro nagtataka kayo kung bakit ko sinasabi lahat-lahat to sa inyo. So, para meron kayong idea kung tumataas o the same pa rin ang presyo dito sa ibang bansa kesa sa Pilipinas. So, dito nagtataas pa konti-konti lang. Hindi talaga totally nagtataas. Pero tumataas, no? So, 231, guys. Real. Kasi baka meron iba. Oh, bakit siya hole na hole? Guys, hindi po ako sa nagpapainggit. Sinasabi ko lang ho ang mga gastusin dito bilang OFW sa ibang bansa. So, mga gastusin din dito ay tumataas din ho. Ay, pasensya na nabubuli. So, bumili din po ako ng bawang. It's 290 real. Hindi ako bumili ng sibuyas, guys, kasi marami pa akong sibuyas. Bumili ako ng isang, alam yung parang banig. Ang dami nun eh, baka masira lang. So, eto, garlic ang aking binili. 290 real, guys. 290 real. So, meron na kayong idea, di ba? Tapos, bumili ako ng cabbage. So, ang binili ko lang na cabbage, guys, kalahati lang. Kasi, nag-iisa lang naman ako. Ayaw ko naman bumili ng malaki tapos matagal sa ref. Alam mo, pag may mga gulay ako, guys, inuubos kong pilit. Kasi, ayaw kong masira, yung mabulok na hindi nagagamit, nagigilty ako. Ayan, it's 1.70 real, guys, ang cabbage. Okay. Okay, all right. Tapos, bumili din ako ng suha pomelo. It's 882 real, guys. 882. Alam nyo, ang difference lang nito, yung hindi pa nababalatan, ano eh, na hindi nababalatan, 8.50 lang eh. Eh? Di, yung nabalatan na hindi pa ako mahirapan, di ba? So, 882 real, guys. Pomelo. Diyan ka ba? Tapos, orange. 785. It's 1 kilo. 1 kilo siya. 785 real. Tapos, bumili din ako ng mansanas.
ng 5 pieces. So, apple ko, it's 620 real, guys. 620 real. So, lima lang. Para lang, alam nyo yun, nagigilty ako pag hindi na uubos. Parang tingin ko, eh, napakasama ako na. Alam nyo yun? Ano to? Ah, bumili ako ng baka, buto-buto. Kasi, guys, meron pa akong mga meat dito sa freezer ko. So, bumili ako kasi gusto kong mag sinigang na buto-buto. Eh, kasi mga ano siya eh, laman ho lahat siya. So, bumili ako ng half kilo lang, guys. Kasi nag-iisa lang ako. It's 13 real. 13.8 real, guys. 13.13. Half kilo ho, guys. Yan. Brazilian beef. Tapos, alam yan. Kasi kumain kami. Binigyan nila ako ng kalendaryo. Yan, dyan siya. Kalendaryo. So, bumili ako ng native egg. Bumili ako. So, hindi ko alam kung magkano gawin. So, anyway, 15 pieces, guys. 15. Native egg. Ayan, brown siya, brown. Kasi alam nyo, guys, pag ganito mga kulam, mga native-native, natatakot ako kumain. Pero itlog din, nakikita ko naman sa mga nagbablog eh, di ba? Brown. Kasi hindi rin ako, sorry guys ha, hindi ako kumakain ng native chicken. Natatakot ako. Kasi alam nyo, may mga experience ako hindi kagnais-nais sa mga native. Pero sabi nila, masarap pang native kasi nga malasa daw. Pero mas gusto ko pa rin broiler. Alam nyo yun? Ewan ko ba? Eh, kasi ganun talaga, nagkaroon ako ng phobia. Pero, saka ako na ikikwento sa inyo yun. So, ito na nga, meron akong native chicken. Native egg, guys. 15 pieces. Eh, hindi ko alam kung magkano. So, yun na nga. Tapos, ito pa, meron pa, guys. Si Lola nyo, mahilig sa mga chichirya na hindi naman pwede sa kanya. Tigas ang ulo. Pero, once in a while, ako ng chips. Cheese curls. Sweet corn, ito, cheese balls, ayan. Ayan. Tapos, bumili ako ng green tea. Guys, green tea. It's, ano to eh, 10 real, itong green tea to, with ginger. Taste of nature daw to, subukan natin guys. Tingnan nyo, oh. Taste of nature daw, sabi. So, bumili din ako ng Sky Flakes, guys. Sky Flakes. Tapos, chicken sandwich bread. Lady's Choice chicken sandwich bread. Guys, hindi ko na alam kung magkano ito. Siguro more or less mga 13 real. 1-3. Tapos, bumili din po ako ng Coffee Co. Brown Coffee. Kasi yung aking 3-in-1, paubos na. So, nanganganib, kailangan na mag-copy ko. Ayan siya, guys. And, pasaway si Lola. Siyempre, hindi nawawala ang pansit kanton. Naku, pasensya na, guys. So, yun lang. Ngayon, guys, samahan nyo naman ako kasi nga may nagbigay sa akin this morning ng menudo. So, iinit ko at saka pansit, which is birthday ni tatay yesterday. Birthday niya. So, para lang makabawi kasi hindi ako nakapunta. So, dinalahan niya ako ng handa niya. Which is the menudo lang at saka yung pansit. Pero okay na yun. At least na alala ko. So, samahan niyo ako mamaya at marami pa ako ikikwento sa inyo regarding sa mga lakad-lakad namin kanina. So, see you later guys! Yan guys, ang aking mga pinamili. Kita nyo? Nagkasya sa isang lamesa. Ayan na, nakaprepare na ang aking pagkain, guys. Ang aking menudo, rice na konti, and pansit. Ayan po, guys. Kain tayo. Ayan na, nakaprepare na. Ayan, guys. Hi, guys. Welcome back to my channel. This is Pauline. Guys, samahan niyo ako. Masyado nang late para sa dinner. Ay, masyadong late na para sa lunch. So, it's already 5:30 in the afternoon, guys. So, ngayon lang tayo magla-lunch, which is lunch and dinner, guys.
Pagsabay ko na. Ngayon guys, yung sinabi ko sa inyo, pinakita ko a while ago, ito ang menudo. Kasi ho, may nag-birthday yesterday. So, nagawa sila ng menudong baka, which is very thankful ako kasi na-share ko sa lahat ng kasama ko dito. So, ito na ho yung natira sa akin. But, mag-share pa ako dyan kasi masyado pang marami. Tapos, with pansit, kasi guys, bawal sa akin to eh, no? Pero, kakain na ng konti. At, with menudo. Ayan, kakain tayo ng pansit na konti lang guys. Ang dami niyan, shinare ko na lahat. So, bago lahat, kailangan natin mag-pray. But, meron din pala ako na berry. Mixed berry juice. So, no added sugar to guys. Pure siya, pure. So, bago lahat, kailangan mo natin mag-pray. Bless us. Maga ako dumating guys kasi nga alam nyo, kaya kwento ko sa inyo, kaya hindi ako nakakain ng lunch, tsaka ng lunch. Panay merienda kami guys, hindi na kami nakakain ng rice. Panay merienda. Lutong kapangpangan talaga. Sarap. Ginilal na na kanina umaga ito bago nila ako sinundo. Tapos, nilagay ko sa tupper, di ba sa tupperware, nilagay ko agad sa rin. Sarap masarap. Ito lang talaga. Imagine. Kasi kahagabi, hindi kasi ako nakapunta sa birthday niya eh. Kasi, malayo. Nangyari, na habang nagluluto yesterday, nilalagay niya na sa tupperware bago niya inihain sa lahat. I'm so blessed kasi may mga kaibigan akong kagaya nila. Masyadong maasikaso. Na na-i-vlog lahat kanina. Kasi yun at yun din. Sarap. Sarap. Basta kapangpangan, the best! Pagluluto, the best talaga guys. Kasi kapangpangan ako. Yun lang yun. Pero in fairness sa iba ha, masarap din sila. Pero sa akin, kaya ako nasasabi, kasi subok ko na yung mga tita ko magluto. Talaga masasarap. Tsaka mother ko. Mga sister ko. Ako lang ang kapangpangan, hindi marunong magluto. But guys, tinatry ko naman eh. Tsaka every time na nagluto ako, sinasabi ko, palagi na, hindi ako magaling magluto. Magta-try lang guys. Hmm.
Sarap. Lagi ito na kay ano? Ha? Sabihin mo kay Jenny, pasok na lang. Ha? Tsaka kapag ka mga kapangbangan nagluto guys, completos regados. Nakita ko to sa mga pinsan ko eh. Kasi karamihan ng mga pinsan ko mga chef. Ayaw nila magluto ng ano. Ano may hindi kompleto. Eh gusto nyo pa? Gusto nyo pa? Ayaw? Ayaw, umiwi ni Ming Ming. Kasi may sariling kwarto yung pusa ako eh. Collection. Hindi ko na po, hindi ko pala pusa. Pusa ni Ronald. Andito na siya eh, dumating na. Baka kukunin na. At least, napasaya niya kami dito. Ano niya? Masarap pala mag-alaga ng pusa, guys. Totoo. Nakakawala ng problema. Nakawala ng stress. Sobra. Asan na yan? Carousel! Shell! Di ka dito. Pasok! Guys, wow. Oh. Ay. Ayun. So, Rochelle nga pala, guys. Kasama namin dito. Ayan si Ming Ming. Pag wala ako, siya nag-aalaga dyan. Ayan. Ayan. Pasok na siya sa room. Pasok ko na! Pasok na. Maglilinis ako ng kitchen. Pasok mo na. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye! Nag-vlog pa rin. Ayan. Sabi ko sa inyo, guys, pagka meron kayong alagang pusa, nakagaya ni Ming Ming, napakabait guys. Nawawala ang problema ninyo, nakakawala ng stress yung pusa niya. Napakabait. Hindi gaya ng ibang pusa guys. Ngayon lang ako, first time ko lang nag-alaga ng pusa. Na inadapt ko ng 2 buwan, magti-3 months, no? Napakabait. Siguro, pag kinuha na yan, nakakaiyak, di ba? Kasi, bago pag-gising ko, kailangan ko siyang check. I-check lahat. Tapos ganun din, pagkagising ko at saka pag uwi ko galing sa trabaho, talaga yan, kahit nasa work ako, umuwi ako rito at nitignan ko. Lalo na, pag tinitigan ka niya, totoo.
Nabait kasi yung kasama ko eh. Pag wala ako, siya ang nanay-nanaya ni Mingwing. Kasi di ko siya pwedeng i-stay dito sa kwarto ko. Kaya binigyan ko siya ng kabilang kwarto. Yung kabilang kwarto niya may aircon din. Pero hindi ko binubuksan. Ngayon ngayon, taglamig. Kasi baka, alam mo naman, baka mahina kasi ang pusa sa mga lamig eh. Saka na, masarap. May mga litid-litid. Siguro natataka kayo guys, ano? Hindi kami masyado... sasayaw sa labas. Kasi... baka mahirap na mahuli. Hindi naman gaya sa Pilipinas to. Anywhere, pwede ka magsayaw, diba? Dito sa amin, dati, okay na. Pero simula nung merong nahuli, hindi namin nagsasayaw sa labas. Bibihira. Yung bagang... alam niyo yun, panakaw na sayaw. Ay, nako, sarap guys. Talagang garantisado talaga yung menudong baka. Kasi sa Pilipinas, iba, menudong baboy. E, bawal ang baboy dito. Yan ang menudong baka. Sarap. Ibang-iba. Ay, thank you so much. Okay guys, at maraming salamat na samahan niyo na naman ako sa mga alam niyo yon. Yung aking every Friday routine. So nasasanay na kayo, ganyan talaga ang aking routine. Ganyan lang ka. Sabi nila boring, pero pag nasanay ka sa mga ginagawa mong ganyan every Friday, hindi ka na mabobored. Not unless na isipin mo na mabobored ka talaga. Pero yung bang sarili mong ini-enjoy yung sarili mo para mawala pagiging bored mo. Ikaw mismo sa sarili mo. At malalagpasan mo lahat yun. Yun lang. Ano ba pinagsasabi ko? Hello! Ano may masabi? Bukas work na naman. So thank you so much guys. At least, excuse me. Naging masaya ako kahit papano na naman ditong Friday na to. Para sa akin, very productive. Kasi nga, andyan yung mga friends ko. At naging masaya yung aking buong maghapon. Kwentuhan, alam niyo yun. Mga nangyari sa buong linggo, ganun lang yun guys. Napakababaw ng mga kasiyahan ng mga OFW na kagaya ko. Siguro marami nakaka-relate sa akin yan. Pero totoo yan, guys. Ang paglabas every Friday at pakikisalamuha sa mga kapwa Pilipino at yung mga friends mo, malaking bagay na sa amin yun. Ayan, natinga ako. Yun, guys. Anyway, thank you so much guys for watching and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share and hit the notification bell. So bye-bye guys and see you on my next vlog. Bye. God bless and see you then. Bye. Happy Friday everyone. See you. No.
know that you've been gone. You and me, we don't belong.